So ayan po mga kasaka, nakikita nyo po ano. Pinababa na yung, ano bang tawag dito, boom. So i-release na po yung ano, mga palay dun sa loob ng harvester. So sir, lapitan mo naman para makita natin, makita nila. So ayan po ano. Sako-sako muna yung gagawin. Isang magandang araw na naman mga kasaka. Ako po muli ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So, ngayong araw po ay ipapakita ko po sa inyo ito pong bagong-bagong machine dito po sa ating lugar. Ito po ay katunayan ay kauna-unahan dito po sa South Luzon at nandito po siya ngayon sa Oriental Mindoro. Shout out po kay Sir Ruel Bagsik, siya po ang nagmamay-ari nito. Ito po yung rice combine harvester, which is yung boom type na tinatawag. Ano po ba yung boom type na tinatawag? Bali, meron po siyang mga, narito po yung kanyang mga specification, ano. Ito pong boom type na harvester, ito po ay syempre, ang brand po nito ay Yanmar at ito po ay 85 horsepower. Tapos, kaya niya pong maglaman ng 30 cabans. Bali, hindi na po siya nangangailangan ng bagger na katulad po nung common na nakikita natin na nag-harvest po. Ano? Bali, ito po ay steering wheel na rin, naka-GPS na rin siya. Tapos, yung pagka discharge nung palay mula dun sa harvester papunta dun sa lalagyan natin is nasa isang minuto lang at 50 seconds na ibaba na lahat yung palay na nakakarga dun sa harvester. At ito po ay mayroong tank capacity na 115 liters, so napakarami na po nun. At syempre napaka daling i-drive na po nito dahil sabi ko nga ito po ay steering wheel na rin. At ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo dahil ito po ay kasalukuyang nag-harvest dito po sa Barangay Tigkan, dito po sa Bayan ng Kalapan, sa probinsya po ng Oriental Mindoro. So tara, samahan niyo po ako mga kasaka. So ayan, nasa likuran ko na po yung rice combine harvester. So sama-sama po nating panoorin mga kasaka. O yan, kitang-kita nyo po, wala nang bagger. Atras. So yan mga kasaka, no? Kitang-kita nyo naman, no? Napakabilis nung pagliko niya kasi naka-steering wheel na siya. So para tayong nagda-drive lang ng kotse. So tara, samahan nyo po ako at panoorin pa natin. So ayan po mga kasaka, nakikita nyo po ano. Pinababa na yung, ano bang tawag dito, boom. So i-release na po yung ano, mga palay dun sa loob ng harvester. So sir, lapitan mo naman para makita natin, makita nila. So ayan po ano. Sako-sako muna yung gagawin. Isha, over. Atras ka.
So yan, nakikita niyo po mga kasaka, no? So yan po mga kasaka, nakikita niyo, nakakailang sako na, no? So dun po na-imbak yung palay, tapos i-release lang dito. So yan. So gusto ko din pahapyawan mga kasaka na ito pong ating rice combine harvester na boom type. Ito po ay naka smart assist. Ibig sabihin po, ito po ay connected na sa GPS. Ang maganda po nito kung kayo po halimbawa ay nasa ibang bansa, pwede nyo po itong ma-detect. Halimbawa po ay yung inyo pong nagmamanage nito, pag sinabi nyo po ay nandito siya sa lugar na ito, pero makikita po natin sa application natin sa cellphone kung talagang nasaan yung tunay na location. Halimbawa po ay nanakaw siya. So, mag-warning din po yun dun sa inyong cellphone. At ang maganda pa po dito, kapag halimbawa po ay kakaunti na yung oil, kailangan na nating magpalit or may mga malapit ng masirang part, ito po ay nagkakaroon ng warning dun po sa cellphone nyo. So, makikita nyo po dun, kahit hindi nyo po, kahit wala po kayo sa inyong bahay or wala dito sa atin sa Pilipinas, so makikita nyo po na kailangan ng palitan. Pwede natin tawagan yung ating mga tao para papalitan na.